Guys, welcome dito sa The Sun Arrow. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Uy, I think upright lang ako, kunin ko nyo. Yun ang nasa top. Upright, yung nasa top pala. Yung kukunin ko. Two of Cups. May paparating na union sa'yo. Meron? Meron. Actually, dalawang card eh. Hindi ka na malaleft out in the cold. Magkikita na kayo or mag face to face na kayo, ano to, ng person na the one for you. Oo, ng person na the one for you. So malapit na tong mangyari yung union na mag face to face na kayong dalawa kasi the world eh. So pwede may distance inyong dalawa and magkikita kayong dalawa hindi siya, ano, hindi pa malapit yan. In the near future, mangyayari yan. In the near future, pwede magtatagumpay, pero may union na mangyayari. Baka, ano ba yan, may ilang buwan pa ba yan? Buwan lang? Mga buwan, mga ilang buwan, gano'n? Mga buwan ang bibilangin. Nakilala mo na ba yung the one? Yung magkakaroon ng union sa inyong dalawa, nakilala mo na siya? Hindi pa. Hindi mo pa siya kilala, pero mag-face to face kayong dalawa. May union na mangyayari. Siya na yung nakatadhana for you. Siya na yung nakatadhana for you. Yes. Kaya nga the one. Oo. At yun, ano lang yun. Tinanong ko lang kung siya ba yung nakatadhana sa'yo. Hindi ka na magiging sad. Hindi ka na yung feeling na abandoned. Hindi mo na maramdaman yung para bang inabandon na ka, yung dinump ka, yung ganun. Makarecover ka na sa kalungkutan, sa sadness, sa from being left out in the cold, sa pag-ghosting, yung mga ganyan. Kasi nandiyan yung the one. Pero in the near future pa siya darating. So, pwedeng bibilang ka ng mga ilang buwan siguro. Kasi tinanong ko mga ilang buwan daw. In the near future. Hindi soon. Hindi soon. In the near future, yan magtatagumpay. Yun na yung nakatakdang panahon sa in the near future. Okay. Yun na yung nakatakdang panahon in the near future na magkakatuloyin kayong dalawa. So, possible na i-clear siguro yung path nyo. I-clear, tanggalin yung mga blockage. Ano yan? Nakaset or naka talagang naka-predestined na yan. Parang nire-ready na ng mga angels yung union ninyo. Yes, naka-ready na eh. Nire-ready pa lang yan eh. Kaya in the near future yan, magtatagumpayan. Kasi nire-ready na ng mga angels yan. So, ayan. Kasi meron kayong spiritual connection ng taong yan. And talagang may balance. Ma-feel nyo sa isa't isa yung chemistry. Nandun yung attraction. Yung parang namamagnet kayo sa isa't isa. Siguro ang bilis nyo na ma-inlove nyan sa isa't isa. Pag nagkita kayo, pag nagka-face-to-face kayong dalawa, yung ganon. And mabilis siyang mag-lead into a stable relationship or kasalan or engagement. Kasi nga, that person is the one for you. Yan na yung tadhana mo.
possible na pareho kayo ng guhit ng palad. Ganun daw yung sabi ng iba eh. Na pagka nakatadhana ay pareho ng guhit ng palad. Pero I don't think so. Hindi ko din mas maano eh. Ma-assure sa inyo na ganun nga. Baka kasabihan na yon na pareho ng guhit ng palad. Actually, magkakaiba yung guhit ng palad talaga ng tao. Walang pare-pareho, diba? Siguro may similarities lang. Siguro nga, ano, kasi sinasabi ng iba. Ganyan. Ano yan? Soulmate mo yan? Yung the one? Para sa'yo? Soulmate mo? Yes, soulmate mo. And may karma. May ano yan, may nag-curse sa connection ninyo niyan. May gusto mang block, meron eh. Family niya. Halang to, one more card. Family ba niya ang nag-curse sa connection niyo? Pwedeng hindi. Pwedeng hindi niya family, pwedeng ano, ibang buong pamilya or ibang pamilya na hindi nyo naman kaano-ano. Yes. Yung mga foolish na mga tao na hindi nila alam yung pinagagawa nila. Yung malakas ang loob na mangialam at mang-interfere at mang-nabutahi at yung gumawa ng schemes at panadbahay sa ibang tao. Yung ganyan. Kiners, ayaw nilang magkatuluyan kayo. Bakit? Ano naman yung sa ibang pamilya niyan? Bakit? Ano naman yung sa kanila? Bakit nila kiners or parang binablock nila ba yung union ninyo? Pero nire-ready na ng mga angels yun eh. They're trying to manipulate your life, your person's life, your destiny. Gusto na lang i-block, harangan, hadlangan yung destiny. Bakit? Anong dahilan nila? Bakit gusto na harangan o hadlangan? With the King of Pentacles. What's with the King of Pentacles dito? Ano tong King of Pentacles dito? Kinakabahan sila, nayayaman ka. Ganon? Ang makapag-asawa ka na mayaman? Yeah. Yes, isa lang. Baka may problema sila. Hindi nila kayanin yung pag nakita nilang mayaman ka na, na stable ka, na secured yung buhay mo, yung ganon. Parang ang bigat-bigat sa pakiramdam nila dahil naiinggit nga sila. Ano ba ba? Malamang na magsimula ka na mag-grow. Mag-grow yung finances mo, yung makapagsimula kang muli or ang makapagsimula ka na stable na yung buhay mo. Na secured ka na, maging secured ka ng financial, payaman ka ng payaman. Kaya ang bigat para sa kanila yon. Kinakabahan sila, hindi relax yung pakiramdam nila pagka yumaman ka. Kapag nakapag-asawa ka na mayaman, bakit mayaman to? Yung person mo na yan, yung nakatadhanang person para sa'yo, mayaman. Wait lang ah. Hindi naman. Hindi naman mayaman. Hindi naman yan. Stable lang siya financially or secured financially. Actually, hindi din eh. Bakit pag nagsama kayong dalawa ng person na yan, makapagsimula kayo ng business or baka manghuhula yung pamilya na to. Manghuhula tong pamilya na to. Manghuhula, manghuhula. And yung panghula nila, mga distractions with the tower, yung mga katulad niya na yung parang mga pang yung hula nila, mga pangwasak ang mundo. I don't think so with the tower. Kung paano, siguro ginagawa nila ay hinuhulaan nila kung paano ma-destroy
No, ginagamit nila yung kakayanan nila na manghula or isa sa pamilya na yan ang marunong manghula. E, ginagamit nila yung kakayanan nila sa spiritual para mang-destroy, manira, ganyan, or ang sirain yung mga nakatadhana na, yung mga plano ng God. Yung mga, kasi anong tingin nila? God sila. Tingin nila God sila. Oh my, that's worst. Tingin nila God sila. They're God. Baka ang punta ng kaluluwa naman yan sa impyerno ay tapo ng God. Tingin nila God. Godly? Ay, Diyos mo, nakakahiya pag ganyan ay. Tingin nila God. Ah, gosh. Grabe ha? Oh my gosh. May ganyang tao, pati yung God, parang malala pa kay Satan, no? Gusto nga nilang kontrolin yung buhay ng iba. Yung buhay mo, buhay ninyo ng person mo. Kasi ang tingin nila, God nga sila. Their God daw. Oh! Oh my goodness. Oh my... Ewan. Gusto nilang harangan pala yung mga nakatakda na mangyari. Gusto nilang harangan yung nakatakda na mga mangyayari. Kasi natatakot yan sila. Bakit? Pwedeng katapusan na nila. Ganon, pagka mangyari yung mga nakatakda. Uwi. Pagsimula na ng katapusan na nila. Na masasama siguro pagka mangyari yung nakatakda na yan. Manghuhula yung isa sa pamilya nila. Totoong manghuhula yung isa sa pamilya nila na yan. Di ba fake na manghuhula yan? 50-50. Marunong siro manghuhula pero... Ano ba? Kadalasan na... Ano yung hula niya? Sablay? Sablay yung hula niya minsan. Ay, naku. Parang ano ba? Yung utak nun. Confused? Or blocked yung intuition siguro? Marunong manghula pero sablay yung hula niya. So, kaya gustong mablakan. Bakit magdadala ba ng distraction daw yung union ninyo ng person mo na yan, ang nakatadhana ng person sa'yo, magdadala ng distraction sa pamilya nila, sa... Oo. Yan yung kinakatakutan nila, ang magdala ng distraction. Distraction. Pero sablay yung hula. Sablay, no? Yung hula niya. Sablay. Pahalang eh. Parang 50-50 yung hula niya. Siguro may tama, meron ding mali, ganun. Ano yun? Upright yun? Pahalang. Pwedeng sablay yung iba. Yung iba, totoo, oo. Ganon kay 50-50. Yung effectiveness, charot. Effectiveness, ay. Kaya, gusto nilang i-block. Ayaw nilang mangyari yung nakatadhana, yung nakatakda. Gusto nilang pigilan yung nakatakda or itinakda ng Diyos na mangyari. Talaga, itinakda na yan ng God. Ng Diyos, ng God, ng God. Katakda na talaga yun. Katakda na kasi yun. Tao ba tong ano to? Pamilya na to? Tao ba yan sila? Baka mamaya mga maligno. Ano ba itong pamilya na to? Tao ba yan sila? Ay, hindi sila tao, guys. Ano yan sila? Pamilya? Hindi sila tao. Ano yan sila? Maligno na pamilya? Or demonyo na pamilya? Hindi naman. Ano sila?
ano silang klase ng pamilya? May lahi na na mga elemento, ganyan. Oo. May lahi sila na elemento, baka may lahi sila na ano sila, inkanto, ganon. Inkanto yung pamilya. Inkanto o may lahi din silang tao, ganon. May lahi naman silang tao. So, mga may lahi na inkanto, no? May lahi sila na ganon pala yun. Yung mga inkanto guys, nangula din sila. May mga ano din sila, may mga prophecy, mga ganyan ba? Mahilig ayan sila sa mga ganyan, yung mga dwindi, di ba? O ano yung mga next na mangyayari, mga ano daw. Siguro may ganyan sila, yung parang, ano tawag doon? May mga ganyan-ganyan din sila eh, pero nasa God ang pagpapasya. Ayoko na lang patin kung ano pa yung ano na to. Pwede nga ma-destroy sila. Madi-destroy ba sila pagka nangyari yung union na yan, yung pamilya na yan? Madi-destroy. Bakit masasama sila? Baka maging... kakaiba tong reading na to, actually. Pero madami naman akong reading na connect. Para bang related sa mga ganito, no? Yeah. Di-destroy nga sila. Or kung mayaman sila, pukunti yung income nila, yung kita nila. Hindi naman mayaman yung person mo. Ano lang yan? Yung... siguro may hanap buhay lang. So, pag nagsama kayo, pwedeng mag... kung may negosyo tong pamilya na to, pwedeng magtayo kayo ng business na tatalo sa negosyo nila, mangina yung negosyo nila. Pwedeng ganon. May lahi yan sila. Siguro sa mga nunuan nila or ano. Pero tao to sila. May lahi lang sila. May lahi din silang tao. May lahi din ano. May lahi. May lahi talaga. O pwede yung mga lahi ng wizard. Inkanto daw eh. Or elemento. O pwede may connection sila sa elemento. Pero may lahi. May connection din sila sa mga elemento. Yung pamilya na yan, yung Ten of Pentacles na yan. Meron sila connection sa mga elemento kasi may lahi nga sila. Baka may lahi din silang manggagamot, mga ganon. Meron din. Paano daw yung mga yan eh? Meron. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ano yan guys, yung manghuhula sa pamilya nila, minsan sablay din, minsan mga 50-50 yung hula niya ba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. 50-50 eh. Siguro may totoo din siya na hulaan, may hindi. Ganon. Kasi paha lang yung baraha talaga yung dalawang beses na yun. Pero yung it will cause a destruction na nahulaan niya, possible na yun nga yung mangyayari na yun. Pero hindi lahat ng hula niya itumpak. May sablay din. May sablay. Hindi lahat ay tumpak, may sablay din siyang hula. Yung ganon. Yun nga, hindi natin alam, no? Minsan pala yung kaharap natin o yung nakasalamuha natin, minsan pala may mga tinatagong sikreto o may mga nakatagong sikreto. May mystery. At wala sa pamilya na to. Na gustong manghimasok, mangialam, manginterfere.
na gusto mong intrude sa nakatadhana or sa plano ng Diyos. Diba? Itinakda na yan. Itinakda ng Diyos. Gusto nilang pakialaman. Baka malala yung abuti ng mga yan. Dahil gusto nilang pakialaman yung nakatakda. Itinakda na yan. Tinakda na yan. Naghanap lang sila ng itagbong sila sa nagliliyab na apoy sa impyerno. Kasi mismong God or Diyos ang natakdaan yan eh. Dahil may purpose yan. May dahilan yan. Or else, pag nagkaroon ng union sa inyo ng nakatakda, nakatakda na talaga yan, na person for you, ay mas lalo kang maging strong, maging buo ka. At magiging napaka-capable mong person. That you will feel complete, whole, and more powerful and strong. Yung ganon, lalo kung may kasalanan sa yung mga taong yan, yung pamilya na yun. Lalo kung may ginawang kasalbayan sa yun. Na pag nagkaroon ng union sa inyong dalawa, you will seek justice. And lalo kung influential, yung nakatakda sa'yo with the King of Pentacles or may influence or pwedeng may connection sa authority or else ay may connection, may mga connection siya with the King of Pentacles, no? Or may influence and you will seek justice sa ginawa nila sa'yo, then it will be there ending or it will cause a destruction pwede sa source of income nila na pwede silang mabuking, pwede silang mahuli, pwede silang maparusahan, no? Yung mga ganon. Kaya sila natatakot eh. They're not pure humans. Hindi sila totoong tao. Hindi sila puro tao yung lahi nila. May lahi silang elemento and may connection sila sa mga elemento. So may mga gifts to or may mga spiritual na kakayanan to. Yung mga to. Or iba sa kanila. Or one of them. Yung ganyan. Na nag-guide. No? That's why they're trying to block kung ano yung itinakda. Oh my. Kasi merong karma, oh. May gumagawa sa connection nyo. They're trying to block it. And instead na parang ano to, no? Parang moon na maliwanag. Tinatry nila i-block yan. Yung parang ganun. Yung ano yung nakatakda. Parang ganun na. Of course, hindi nila maharangan yan. No? Hindi nila mapigilan yan kasi nakatakda na nga eh. Or else, anong mangyayari sa kanila? Baka hindi lang destruction yung abuti nila. Baka hindi lang sila ma-destroy. Baka worse pa dyan. Dahil dun pa lang sa feeling nila God sila, I don't know kung saan ang punta ng mga yan. I don't know. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, ayan. Ano mga darating sa buhay? Maliban sa union with the person na nakatakda sa iyo, oh, itinakda na magkaroon ng union. Talagang hindi lang distinct connection yan, kundi iba eh. Para sa akin, iba yung, halos pareho lang naman yan, no? Yung destiny sa
nakatakda o nakatadhana. Pero iba yung itinakda talaga for a spiritual mission or for a spiritual purpose, or dahil may purpose kayo together, for sure. That's why nare-ready na nga kayo for that union na mangyayari. So, ano yung mga darating sa'yo maliban yan sa union na yan? Ay, marriage. 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 Siguro malapit-lapit na yan in the near future yan. Stability. You will be stable na. And, maging happy ka na. May mga mangyayari reunions, party, yung mga ganyan ba. And kasiyahan, mga ganyan. And or else marriage to eh, with your counterpart, with the person na tinakda sa'yo. Spiritual. Kumbaga, tinakda nga to na ng mga, ng Diyos mismo, ng God, no? Na you have a special purpose together. Meron kayo spiritual purpose together ng person yan. That's why magkakaroon ng union sa yung dalawa. Foreigner ba yan yung makakatuluyan mo? Foreigner yan yung itinakda sa'yo? Palang, ito ang pag-asa natin. Hindi. One more card, palang isa eh. Foreigner ba yan or ibang lahi yung tinakda sa'yo? Hindi. Hindi talaga siya ibang lahi. Pinoy din. Pinoy siya, Pinoy. Hindi. Ay, ano? Afam. Ano itong nakatakba sa'yo? Inkanto? Gagi, inkanto. Ginago to. Inkanto to, guys. Inkanto. Ilaw Pinoy. Hindi bang lang inkanto? Ano yung sinang inkanto? Jin inkanto. Submissive naman. Pero pogi naman yan. Or kung babae, maganda. Yan yung mga sinasabing diwata pag babae. Pag lalaki naman inkanto, no? Ano naman yan eh? Nag-attract ng opportunities, driven, alam niya yung gusto niya, and hindi siya mayabang, pwedeng with a star, a very positive na klase ng nilalang niya. And, inkanto? Akala ko po rin yun. Dahil, parang konti lang papipilian sa Pinoy, hindi konti lang Pinoy. Parang mas malawak yung papipilian mo worldwide. Foreigner. Asa lang. Hindi daw inkanto pa eh. Hindi Pinoy. O di inkanto. Good looking ba yan? Yung itinakda sa'yo? Good looking? Good looking daw yan. And na-attract niya yung anything na ma-attract niya. Kasi the magician, no? Alam niya kung paano niya ma-attract yung opposite sex, yung gusto niya ma-attract. Good looking yan, charismatic, attractive, confident, strong. So ayan, inkanto ba talaga? Inkanto talaga yan. Magagal. Makakilala ng inkanto. Inkanto? Ay, nako. O ba yan? Kanto siya. Hmm.
May purpose yun yan. Kasi, mga ano yun eh, mga siguro spiritual purpose. Kung ano man yung purpose nyo. So, ano ang next na mangyayari dyan? Mawala din yung fears, takot mo. Mawala din yung mga blockage, yung problema, yung mga anxieties, yung pag-overthink mo. Ano ang next na mangyayari? Sino itong ma-disappoint? Sino itong malulungkot? Ang maging sad? Ang para maging manamlay yung pamilya na gustong i-block yung nakatadhana sa'yo? Oo. Yeah. Malulungkot siya kasi hindi niya naman mahadlangan yan eh. Kung ano yung itinakda, kung ano yung nakatakda. Di na lang nila tanggapin kasi nakatakda yan eh. We're just humans, creations, mga tao lang tayo. Or kahit sabihin mo may lahi silang inkanto or elemento, ano yan sila? Mga kinrate lang din. No? So yung ganun. So may purpose yan, malaking bagay siguro yan. Pagka nagkaroon ng union sa inyo ng inkanto. Inkanto. So, ito na lang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button ang sigurang ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasyon ng sa reading ito.